Magandang araw! Ngayon ay papaliwanag natin kung ano ang magiging plano para sa tinatawag na lingguhang gawain ng ating mga mag-aaral. Magsisimula yan sa tinatawag na Flexible Learning Delivery Plan ng mga guro. Ano ang Flexible Learning Delivery Plan? Ito ay naglalaman ng mga panuntunan at plano ng pagtuturo ng isang guro. Dito ay napapaloob ang lahat ng mga gawain na nasa self-learning module. Pagkatapos dito ay bubuo ang guro na tinatawag na weekly home learning plan. Ang weekly home learning plan naman ang siyang ipapamahagi sa mga magulang. Dito sa weekly home learning plan, makikita nila ang mga gawain na nandoon din sa kanilang self-learning module. Makikita dito ang mga tinatawag na learning resource materials o yung magiging sanggunian upang pag-aralan ang mga leksyon. Pinaalala rin ang lahat ng mga magulang at mga mag-aaral ay dapat mag-join sa Facebook page ng CID Learning Station upang doon nila mapag-aralan ang mga leksyon. Ang mga gawain at mga kagamitan sa pag-aaral ay dapat ding inihahanda sa bawat linggo sa loob ng tahanan. Paano naman malalaman ng guro kung natapos ang mga gawain na nakapaloob sa self-learning module? Ang mga magulang ay dapat magsagot sa tinatawag na monitoring checklist. Lalagyan ng check kung nagawa at X naman kung hindi nagawa ang mga gawain na nakapaloob sa self-learning module. Sa ganitong paraan, magagawang malaman at matutukan ang mga dapat pang ituro at dapat na bigyan ng mas malawig na panahon at atensyon upang ang mga bata ay mas matuto sa bawat gawain na nakakapaloob sa kanilang leksyon, sa kanilang self-learning module. Kaya, linggo-linggo, asahan natin na ang mga teacher o mga guro ay magbibigay sa mga magulang na tinatawag na weekly home learning plan. Tandaan, dito nakalagay ang mga gawain na nandun din nakapaloob sa self-learning module na dapat gawin ng mga mag-aaral sa loob ng isang linggo. Ito po ang ating magiging lingguhang gawain na magsisilbi nating gabay sa bawat linggo para dito sa distance learning. Habang nasa panahon ng pandemya at wala pang face-to-face, ang komunikasyon ay mas lalong pinalalawig at mas lalong ginagawang nasa tamang sistema o proseso upang mas maging mahusay ang daloy ng ugnayan ng mga guro, magulang at mga mag-aral. Marami pong salamat.